welcome ulit sa akin channel. So itong tuturo ko sa inyo ngayon, kung ituro ko naman kung paano mag-repair ng Bluetooth na hindi tumutuloy yung power. So i-open natin siya. So ito, nabuksan ko na siya, ang tatak niya ito. Xbox. So kahit ano namang ano yan, anong klaseng Bluetooth. Okay lang yan. So switch on na natin siya para makita natin. So ayun guys, ayun yung problema na sinabi ng may-ari kasi wala-wala daw, hindi tumutuloy yung power. So ayun, narinig nyo naman kung ano yung nasa output ng speaker, hindi tumutuloy yung power. So ang naging kadalasang problema nyan, ito switch. Para malaman natin kung siya talaga, kailangan natin ng munang ihinang yung pinang switch nya. Kasi ito, nawawalan kasi, nauubos kasi yung carbon ng switch na to. Kaya, pagka, or ano, kung hindi siya carbon, ano siya, yung metal. Pag nawawalan na siya, kasi ng ano, pag nadudumihan yung loob, nawawalan ng ano, connection yan. So ito, disposable to, hindi mo na pwedeng i-repair. Mapagpagana mo yan, kaya lang, hindi yan magtatagal. Ingay! So ayan, ang gagawin natin, kaya i-short natin muna yung connection ng switch. So first step natin dyan, tatanggalin mo yung battery. Okay, off mo muna. Tanggalin yung battery. So ayan. So disconnected natin yung battery. So ito yung laging ko yung sinasabi sa inyo pagka nagre-repair kayo ng mga gantong device na may battery. Unang-unang gagawin nyo, i-disconnect nyo muna yung tawag nito, yung battery, para makaiwas tayo ng short circuit. Kasi pag di natin tinanggal yan, maaaring masira natin yung buong system. So ang unang gagawin nyo dyan, hanapin nyo yung galing sa battery na wire. So since na ito yung battery natin kanina, yung dalawa na yun, positive negative. So ayan, makita nyo yung positive. Ito kasi nito pumunta siya sa ayun, yung umikot na doon pumunta dito sa switch. Then yung kabila naman, iyan na yung pupunta sa dito sa mga piyesa na to. So ibig sabihin, ito yung main, ito yung output. So nakita nyo naman kung saan siya nakakonect, dito saka dyan. So ang gagawin nyo lang dyan, at subukan nyo munang ihinang, lagyan nyo siya ng LED para malaman kung nasaan yung sira. So ayan, kailangan nyo muna siyang ihinang. So ayan, be careful lang kasi baka madamay yung negative, mahihinang yung negative, kakaroon ng problema yan. So yun, nahihinang na siya. Then balik mo ulit yung battery. So anong lagay niya kanina, ganun din yung ano mo, kasi baka mabaliktad dyan, wala pa ng protection na diode, kailangan yung polarity hindi siya makabaliktad. So ayan, bukas ulit. The Bluetooth device is ready to pair. So yun, gumana siya. So ibig sabihin, yun lang ang problema. Kadalasan ito kasi nawawala na yung connection nyo dyan sa loob. Nagkakaroon na ng tawag to. May value na may nagkakaroon na siya ng ano, ng resistance. So kahit yun, on-off mo na yan, hindi na yung mabubuhay, hindi na mamamatay dyan. And since na nakita natin yung problema na, depende na yan kung anong discarding gagawin mo dyan. Kasi ito, sa ngayon kasi walang mabiling gantong pyesa. So, sabi ng may-ari, kahit saan daw ilagay yung switch, kahit i-replace natin, okay lang. So ang gagawin ko,
Hindi ko na tatanggalin to, kaya kukuha ako ng ibang switch na ilalagay ko sa pinakang body ng Bluetooth na to. Line in. Para the Bluetooth device is ready to pair. So ayun, bahala ka na kung anong discarding gagawin mo kasi hindi ito na papalitan, wala pang pyesa. So ngayon, pag replace yung gagawin mo, hindi mo siya papalitan dito. Pwede naman. So hahanap ka lang na sa puro sa part ng speaker kung saan mo pwedeng ilagay. So kaya isang portion yun, yung basta maganda yung pagkalagay. So sa akin, ilalagay ko dito. So ang ilalagay kong switch, replace, yan to. So kahit anong switch naman yan, kahit maliit, malaki man, o ano ba dyan, basta huwag lang siyang ma-over design. So dito ko siya i-pipest to. So kailangan butasan yan kasi para mag-fit itong switch. Ayan, so pag nabutasan mo na, suot mo na yung switch. Ayan. Wawiringan mo na lang siya. Tanggal mo rin. Tapos, wiring. So, kahit anong kalasing switch yan, pwede. So, ito kasi, ba yan? Ito kasi, dalawa, tatlo yung pinaka ano yan. Makalapin mo lang sa kahit saan siya may continuity pag inon siya, sabi na. Ito kasi single pull, double throw kasi ito. So kunin mo yung single pull, single throw para madali. So ayan, lagyan mo dyan, lagyan mo siya ng wire. Tapos, lagay mo yung isang wire dyan. Sino sa gitna? Then, saka mo siya. I-fix dito. Ayan. Okay. So, yun. Next naman, paano mo siya kukonek? Dito. Ayan. So, kailangan, pag nagkukonek ka dito, tanggalin mo na yung sineshoot natin kanina. Diyan mo sila i-connect ngayon. Kung saan yung senior natin dalawa. So dito. Yung dalawa na yun. Ilagay mo lang siya dyan. So hinang lang. So yun ulit ha. Dito yung galing dito sa battery, yung positive, ito. So, ito yun. Okay. Yung galing sa switch, punag mo yung isa dun. Careful lang kung baka kasi may kumukonek sa ground, hindi yan gagana. Mag-shoot ng battery. So yung isa, tabit mo lang dun sa katabi niya. So ayan. So ayan yung connection.
yung galing sa suites, yung line 1 ng suites, pupunta siya sa kabila. So hindi siya negative ng battery ah. Kasi ang negative ng battery is dito na, itong pinaang ground na to. So itong isa na to, yun yung pupunta sa IC, sa mga pyesa. So yun yung pupunta. So yun yung output. Ang input ng positive, itong may LED na ito. Okay. So ilagay na natin yung battery para ma-check natin kung buo. Kung gumagana na ba siya. So battery. Ganun pa din. Check mo rin yung polarity. So, and then switch on natin. The Bluetooth device is ready to pair. So, gumano na siya. So, ayun lang yung problema. Ay, ganyan lang siya kadaling i-replace kung replace gusto mo. Ngayon, kung may pampalit ka naman dito, pwede. So, ayun lang. Ganun lang siya kasimple. Ganun lang siya kadali, guys. The Bluetooth device is ready to pair. Ayan. So, ayan. I hope na may natutunan ko ulit. Sana nakatulong. So ayun, i-fix na natin. So testing natin siya kung gumagana na siya. So, ito yung switch. On lang natin. The Bluetooth device is ready to pair. Ayun, gumana na. So ayun lang yung problema niya, guys. Tandaan niyo lang yun kasi ayun yung ano. Kadalasang nagiging problema, switch yung problema. Kapag ang switch ng Bluetooth mo ay pa-slide switch, yun yung kadalasang huwag yung problema. So, diretsuin mo na yun. Huwag ka nang magpakahirap pa sa ibang parts. Diretsuin mo na agad. So, kung hindi pa rin yung problema, pag kailan mo yung troubleshoot ulit. So, ito yung kadalasan lang. So, basic lang, madali lang siya. So, yun. I hope na may natutunan ka ulit sa video na to. And kung bago ka pa lang, don't forget to like and subscribe na rin sa channel ko para lagi kang update sa mga videos ko. So, yun lang. Thanks for watching.